naalarma ang mga residente malapit sa isang palengke sa Maynila matapos matagpo ang nakakalat sa isang kalsada roon ang mga gamit ng rapid test kit. Ang ibang test kit, naku po, may pangalan pa. Saan kaya nang galing yung mga yan? Yan ang tinutukan ni Mai Bermudez. This oras ng gabi nang tumambad sa kalsada ang nagkalat ng mga gamit ng rapid test kit na ito malapit sa Trabajo Market sa Maynila. Ang ilang residente at opisyal ng barangay na nakakita sa mga ito, agad itong winalis. Nangangamba sila sa posibleng banta nito sa kalusugan. Yung mga mamamalengke kasi open kami sa lahat eh. So every maraming namamalengke kung saan-saan lugar. Kinakabahalan namin baka dahil kumalat ngayon, maging affected yung health nila, ganun. Nag-aalala rin daw ang barangay dahil kitang-kita pa sa mga test kit ang pangalan ng mga sumailalim sa rapid test. Nalabag daw ang kanilang privacy. Nang silipin ng CCTV sa bahagi ng Loyola de la Fuente Street, nadiskubre ang pinagmula ng mga nagkalat na test kit. Makikita rito na isa-isang nahulog ang mga test kit mula sa sako sakay ng sidecar ng isang lalaki. Agad nagtungo ang Department of Public Safety para alisin ang mga test kit. May pumunta po dito ng DPS na marami daw po nagkalat na kit doon sa palengke. Kaya pumunta dito sa barangay. Kaya inaksyonan po namin, pinuntahan po namin doon kagad. Ito po yung hazardous waste. So dapat po ito ay namamanage na maayos. So nabigay po kami ng instruction sa barangay na i-disinfect po muna itong mga waste na to bago po nila walisan at ilagay sa supot at double head para po hindi na makapanghawa pa. Inaalam pa ng otoridad kung sino ang nangangalakal at kung saang ospital o clinic galing ang mga gamit ng rapid test kit. Posible raw itong ipasara. Maraming salamat doon sa isang netizen na talagang took time to video the area and send it to us. Ang good news, at least alam natin hindi sinadya. I think merong responsable sa sitwasyon. And we are now looking at it. We saw already a person of interest. Hindi ito ang unang pagkakataon na may hindi wastong pagtapon ng rapid test kits. Nitong Agosto, dandang gamit ng rapid test kits ang natagpuan sa tabing kalsada sa Abuyog, Leyte. Base sa investigasyon ng LGU, galing sa isang private clinic sa ibang distrito ang mga ito. Ayon sa DOH, may wastong paraan sa pagtatapon ng rapid test kits at iba pang healthcare waste. Base sa Healthcare Waste Management Manual ng DOH, ang mga itinuturing na infectious waste dapat isinisilid sa dilaw na plastic bag at dapat munang i-treat para ma-disinfect o ma-sterilize bago ito itapon sa mga landfill. Ang hindi susunod ay may karampatang parusa. We issue warnings. Kapag hindi ka pa rin sumunod, we will suspend you. And the final would be revocation of your license. Aside from that, kung meron pang tatamaan na ibang batas, no, with regard to this healthcare waste, maipapataw pa rin natin sa kanila itong mga sanctions. There is a separate disposal area for healthcare waste. Kaya yan, katulad sa mga ospital natin, separate po yan na kinukuha ng ating mga kakontrata nila. Ang ating mga licensed laboratories, for example, or healthcare facility, if they should coordinate with their local governments kung wala silang kakontrata ng mga ganito. Kung hindi naman, kailangan makipagkontrata sila on their own. Mai Bermudez, nakatutok, 24 oras. Tukoy na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pinanggalingan ng mga nagkalat na gamit ng rapid test kit. Isa raw itong diagnostic center at nakatakda na nila itong bigyan ng show cause order.